lang. Dito madalas nakikita ni Glor ang kanyang anak na si Renato na isang grade 5 na mag-aaral ng Sarancial Mialin Elementary School. Hindi katulad ng karaniwang bata, bidol at hindi lapis at papel ang laging hawak ni Renato. Sa panahon kasi ng pandemya, tanging pagkakwari ang pinagkakaabalahan at pinagkikitaan ni Renato upang makatulong sa pamilya. Anak, basaha daw sa ni. Maglisod, mabasahan maay. Ang matutong magbasa ay siyang tanging sandata ng isang batang puno ng pangarap at pagsusumikap. Ito ang kanyang kanlungan laban sa peligrong dulot ng kamangmangan. Ngunit, paano kung ang kamangmangan ni Renato ang magiging hadlang sa pag-abot ng kanyang mga pangarap? Para sa Bigaten DepEd 10, ako po si Chesa Jane Taling mula sa Oroqueta City Division. Marso ng taong 2020, nang inaprubahan ni President Rodrigo Roa Duterte ang pagsuspinde ng klase. I will not allow the opening of classes na dikit-dikit yung mga bata unless I am sure that they are really safe. It's useless to be talking about opening of classes. Rason kung bakit naudlot ang face-to-face o in-person instruction na siya namang pagkilala sa iba't ibang learning modalities. Definitely not this year at definitely walang mga arrangements right now with kung sino ang mga grupo na mag-face to face at this time. Ito sa Barangay Mialin, lungsod ng Oroqueta, nakilala namin si Renato, isang grade 7 na mag-aaral ng Bunga National High School. Ito ang kwento ng estudyanteng nahihirapang magbasa dulot ng pandemya. Renato, kumusta magkakaroon? Okay ra, ma'am. Sa panahon sa pandemya, kumusta man ang imong pag-eskwela? Okay ra, ma'am. Kumusta man ang imong abilidad sa pagbasa? Okay raman, ma'am, pero galisod ko basa English. Ayon sa 2018 Program for International Student Assessment, isang international study na layong ma-evaluate ang education system worldwide, ang Pilipinas ay pumapanghuli sa 79 participating countries sa reading skills na may score na 340 na mas mababa kaysa average na 487. Learning poverty is one of the problems in the Department of Education. This is a status wherein school-aged children from 5 to 10 years old cannot still read. And in the Division of Oroqueta City, last August 2022, as we started the new school year, we conducted rapid reading assessment. And the result was very sad because out of 3,373 learners, only 10% are declared independent readers. Sa panahon sa COVID-19 pandemic, unsa man imuhang gibuhat? Gatuon ba ka? Kamodule ba ka? Tinuod lang mga mag-module ko pero kadyot ra. Kaya di ko kasabot sa module. Kaya di gumani mag-module, mag-unsa man ka? Madula. Nang makapanayam namin si Aling Glor tungkol kay Renato, ang kanyang binahagi ay ako man siyang gitudloan, ma'am, pero dili kanunay. Nakatudlo lang ko niya o muuli siya diri sa amoa. Ako pod mismo dili katudlo niya kay maglisod man ko sa module. Nang aming tinanong kung ano ang mga dahilan kung bakit nahihirapan bumasa si Renato, ang sagot ng kanyang ina, maglisod siya basa, samot na sa English. Hinay ka siya mo basa.
ganahan ra siya maglaag-laag o magbarkada. Magkwari pod siya kay makakwarta man siya. Lisod kontrolon ang bata, labi na sa pandemya. Ganahan ko magkwari kay makakwarta man ko kada bidol sa balas. Sa bawat timba ng buhangin ay nagkakahalaga ng 6 na piso. Sa buong araw na pangangwari ni Renato ay nakakalikom siya ng higit 240 pesos. Ngunit kapalit naman ito ay ang sakripisyo ng kanyang pag-aaral. Sa panahon sa elementarya pa lamang si Renato, nahihirapan na talaga siya sa pagbabasa, lalong-lalo na sa English. Isa siya sa aming mga mag-aaral na kasama sa reading remediation sa paaralan na sa panahon ng pandemya, nahihirapan talaga kami sa pagtuturo sa pagbabasa dahil bawal ang face-to-face. Kaya mahirap talaga ang pagtuturo namin sa pagbabasa. Mas maayo man itong nasa eskulahan kay naa si ma'am o si sir. Sod noong god basahon ang magsumpay-sumpay nga litra. Simula nung sanggol pa si Renato, ay nasa poder na ito ng kanyang lola. Kung meron mang mas nakakakilala kay Renato, walang iba kundi ang kanyang lola na si Basi. Renato, sa inyo aga po yun, Nay, no? Nimo ba daw nagpuyo si Tome? Diri yun. Kumusta man siya, Nay, sa inyo adiring panimalay, Nay? Mausahay, masugo, mausahay po, dili. Dili, yun magtuon. Aho ganin ko ang ano, di bang ka magtuon? Wa ba kaya mo itunanan? Mausahay lagi, kuan ka nang tunan mo siya o basa. Pag manihapon, may nag ayaw lakaw kay kuan, magtuon ta karon. Na, pagkaman, madaga na na siya, magkura na may syagit, magkahan na siya. May initial assessment with Renato, he is categorized as beginning reader. He can name all the letters, but he cannot identify all the sounds of these letters. This is why he cannot also blend the sounds. As a result, he has difficulties reading phrases, sentences, paragraphs, and eventually the whole text. Reading is a process. Mahigit 2 taon din na ipinagbawal ang face-to-face classes. Grade 4 pa lamang si Renato nang huling makapasok sa classroom. Kaya sa pagbalik nitong post-pandemic, medyo nanibago ang bata. If the child is having difficulty in reading, then it is expected that he will have hard time learning other subjects. It is undeniable that in our school, there are still students who are struggling readers and therefore they need our utmost help in teaching reading. This is the reason why Bunga National High School offers reading program dubbed as Project Raka, reading across content areas, guided by the principle that reading must be taught constantly and therefore it must be taught daily across learning areas. Kasabay ng agos ng tubig sa ilog, ang pag-aaral ni Renato ay patuloy pa ring rumaragasa lalo na sa pagkatuto sa pagbabasa. Patuloy pa rin ang panalangin ni Renato at maging ng kanyang ina na naway mabiyayaan siya ng abilidad sa pagbabasa. Sa bawat tulog ng letrang nababasa ay katumbas ng batang may pag-asa. Sa bawat pantig na masusulyap ay katumbas ng unti-unting naaabot na pangarap.